Never mind, bitch. Yo guys, welcome back dito sa Nevermind PH. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano depensahan ang inyong base at paano umatak ng witch ng tamang lagay at pwesto. Ang witch ko nga pala guys ay level 10. At bago tayo umatak guys, dito muna tayo sa ating base. Kung mapapansin nyo guys, naglagay ako ng bomba. Ibig sabihin yan, dyan nilalagay yung witch. Dyan kasi yung technique nila para dumami yung panicking nilalabas ng witch. Yan, kabilang gilid. Pain yan guys. Guys, start na tayo para makita nyo kung saan nilalagay talaga yung witch. Tamang lagay. Game, attack na tayo guys. Bago kayo umatak guys, bago kayo maglapag, check nyo lagi yung earth depth, lalo na yan. At kapag okay na guys, nalapag nyo na yung robot, tutok nyo na agad yung robot machine nyo guys, at pindutin nyo na yung ability. Ayan, tapos lapag nyo na yung witch. Okay lang yan guys, kahit mag 2 star guys, may chance pa rin kayo talagang manalo dyan. Dito guys, wag na wag nyo kakalimutan pindutin to guys. Napaka-importante niyan guys. Pang-tanky natin kasi yan sa witch para hindi agad mamatay yung witch natin. Kasi masakit yung witch natin level 10 eh. Kaso ang pinakamasakit dyan yung double cannon. Kaya kailangan natin mawasak yan. Kung mag-2-star lang tong attack natin guys, sure pa rin to. At yun na nga, nag-2-star na nga. Kaso nga lang wala nang buhay yung machine natin. Pero okay lang yan guys, naka-2-star naman tayo guys. Sure win tayo dyan. Malaking bagay kasi yan guys eh, pag naka-2-star ka lang. Okay lang yan. Check na lang natin kung manalo. Hindi pa tapos yung kalaban natin. Check natin. At ayun na nga guys, no 48 pa lang at di nawawasak yung bahay natin. Wala nang buhay machine. At yun, panalo tayo. Pangalawang attack natin guys, tuturo ko sa inyo yung mga yung strat ng mga players sa witch attack. Ganito yan guys, oh. Ang witch nilalagay sa dulo talaga yan guys. Bakit? Kasi habang malayong nilalakad ng witch, mas maraming panic ang nilalabas. Kung itatanong nyo kung bakit ko nilagay dyan yung witch, eh apat na sulok naman yan. Kung mapapansin nyo kasi guys, yung tatlong air depth kasi magkakadikit. Nilayo ko siya doon para kahit papano, hindi na uubos yung paniki natin. Kumbaga parang paisa-isa lang yung bawas. Diyan kasi sa air depth, mabilis matunaw yung paniki natin. Tsaka ang goal lang naman natin eh, mag-2-star lang. Okay na, di ba? Panalo na yan pag ganyan, pag 2-star. Sure goal na yan. Hindi, wala kang talo doon guys. At least, ginawa mo yung best mo, di ba? At yun na nga, 2-star guys. Sure ball na yan. 2-star. Tingnan natin kung panalo. At yun na nga panalo guys, no? Witch attack din yung kalaban. Panoodin natin kung anong ginawa niya. Tingnan natin, panoodin natin. Kasi naka-anti-witch tayo eh. Tingnan natin kung anong sanay niya nila pag... At tayo na nga sa baba. Eh, may bomba dyan. Bahang. May isa pong bomba dyan, guys. Bang. Naubos. Bali, machine na lang yun sa kanya, guys. Hindi nakakayanin ng machine yun. Promise. Okay, guys. Last attack tayo, guys. Para makita natin kung panalo ulit. Dito, guys. May kita nyo, guys. May yung air depth na malaki. Yung may balloons. Diyan ko itututok yung battle machine para mawasak agad. Tsaka ako ilalagay yung witch attack para hindi siya putukan. Charot. Ang witch kasi guys, kapag level 12, sobrang sakit eh. Sa akin kasi level 10. Nakikita niyo naman yung ano niya, yung damage niya. Saglit lang yung double cannon. Paano ba to guys? Naturo ko na sa inyo lahat. Dito na magtatapos yung ating video. Kung marami kayong katanungan o may kulang akong sinabi o may mali, comment lang kayo sa baba guys. Sasagutin natin lahat yan. Pero bago lahat, tapusin muna natin itong attack natin. Tingnan natin kung anong stat to. Kung panalo o hindi. Hindi muna ako magtatapos ng video. Ayan. Two-star siya guys. Wala na to guys. Panalo na to pag ganyan. 88%.
Ayun ko na nga. At yun na nga, panalo.